Yo, kamusta mga kapatid? Ako nga pala si Paolo Cordova ng Team LA to Manila Bay. Mix pa rin nga kabiti, hombre. Ngayong episode natin mga kapatid, papakita natin kung paano tayo mag-wilba ng sombrero based sa ating ano ha, sa ating style ha. Hindi lahat pare-parehas. So, ito lang yung style namin ng pag-uhulma. So, papakita namin sa inyo kung paano kami mag-wilba. Again, kung paano kami mag-wilba. So, iba yung sa ibang style nila, base sa video. Oo, base rin. Ganto, mas mabuti. Kanya-kanya tayo, kanya-kanya style kasi. So, pero yun nga, kumbang sana, ano rin naman, king re-respect natin yung kanilang wala. Tama kakuha kayo ng idea sa amin kung paano style. Mm-hmm. Ito yung style lang namin. Basic lang sa amin. Basic lang. Kasi marami kasi nag-request na, kuya, pati hindi naman paano kayo mag-gulma, paano kayo mag-curve. So, sa paano ito mga request na tao. So, papakita namin kung paano. Teka, may pressure yung pag gano'n, ha? May nag-PM sa akin na, uy, baka naman pwede mong pamasahe kay kapit. Oo, may pressure, no? Kapag sa ano, pag-hilot, pare, si Kwenta. Si Kwenta? Pag, tawag ito, pagtawas, tatawasin. Sandahin, pare. Kasama kandila yun, pare. Depende, ha? Depende kung anong klaseng sakit yung nangyari natin. Hindi. Okay, so. Bali-bali sa buto. Tapos yun ang mga kailangan natin gamit, kapatid. So, yun. Ang unang ginagamit namin dito ni kapatid po is yung Steamer. Yeah. Na pangdamit. So, I think meron sa SM na sa mga mall natin yan sa Pilipinas. Sa mga mall, yes. Nakabili kami sa shop namin sa LA to Manila. Nakabili kami, I think, nasa 2,000 yata. 2,000. Pero may mga mas bababa na tipa 500. Pero parang same din ang mga uso. Same din. Pero, syempre, mas maganda na yung may quality talaga para pang matagalan. And ayun. Then, syempre, di mawawala itong cordless. Halos lahat ang gumagamit ng, halos lahat ang mga kolektor sa Pilipinas gumagamit ito para gumanda yung mga salakot natin. Footless mga kapatid. And then, eto ang walang talang napakatinding the living legend na hulmahan. Ito ang pinaka the best na hulmahan in the buong mundo mga, sa buong mundo kapatid. So, shoutout nga pala kay Justoni. Justoni mga kapatid, lalagay namin yung Facebook niya. Yan. Mm-hmm, abangan nyo. Siya yung kauna-una akong binilihan. Actually, sa kanya palang parang ako bumili. Actually, talagang, ito talagang pinaka-perfect na para sa akin ha. So, as usually, ginagamit natin dati yung sa tao dyan. Yung kala, sa ano? Kaldero. Maliit, aldero. Pero yung kung natatandaan mo, nag-start pa lang ako nung bago ko pa lang ako yung makakilala, ang gamit ko naman noon, paper towel, tapos binalutan ko lang para lang magbukong bilog paper towel. Ginamit ko dati naman, gumawa ako gawa-gawa sa ano naman, sa lata. Sa lata naman. Sa lata ng ano, ng gatas. Binalutan ko nilagyan ko. Hindi, jaryo. Jaryo nilagyan ko. Pero hindi mo pa rin makuha yung perfect na ano. Ito talaga pinaka. The best talaga to, the best. Talagang sobrang dali gamitin. And then, syempre, huwag nyo kakalimutan nga pala to, plastic. Napakahalaga nito para ilagay nyo dito sa ano. Sa ulma na to para smooth yung magpasok ko sa umbrella nyo. Kasi minsan kasi, baka mamaya, pipilitin. Yes, okay. Kaya nasisira pa din ganito nung pinipilit kasi. Oo, yung tahimik to. Oo, lumuluwag yung tahimik to. Ito, kailangan natin ng condom. Oo, ng condom. Para madulas. Madulas. Yan. Para mapapakita natin dito pagkakayong bumaras na dito. Okay. And then, syempre, yun nga, kailangan natin talaga ng sombrero na sombrero. yung mga pranalya natin. Actually, hindi siya, ano naman, Tien? Kailangan yung lumang, pa rin to. So, para tumayo. Para tumayo, yan. So, kasi may mga bali-bali. Yeah, may mga bali. Ito, kailangan lang niya muna natin ng konti. Yun. So, paano ko itara? Pakita natin sa iyo lang kung paano tayo mag-ulma. So, yun mga kapatid, simulan na natin hulma yung itong sombrero na ito, mga tol. So, meron tayong yung Kiss na sombrero by Sports Specialties, mga kapatid. Kailangan ng hilot. Kailangan ng hilutin. At may pilay. Pilay sa tagiliran, mga kapatid. At tsaka sa bandang likuran. So, kapatid bricks, lagyan muna natin ang kailangan. Yan ha. Plastic. Condom, mga kapatid. And ito tayo na pang padulas, mga kapatid. Padulas para Hindi masaktan. Shoutout nga ulit kay Justoni gumawa nitong hulmahan na ito mga kapatid. Napakalapit mo Justoni. Pag kailangan nyo ng hulmahan, supportahan din ng local na ano mga... Ayan. Sa Pilipinas. Huwag yung masyadong ano ha. Kailangan na walang topi ha. Tapikin muna. Lawayan. Bago ipasok. Wow. Ayan ha. Ayun mga tol. Ayun, grabe. Wala pa, hindi mo pa nakaluma na agad. No? Ganun naman, swabe naman. Ganun ang hulma, ganun kaganda ang hulma ni Justoni. Hindi umahaka bagad. Diba? Bagay sa ano, may mga humps. Yes. So kapatid. Siyempre. Ito ang dapat mong gamitin.
Pwesa na rin natin. Hinitin na natin yan. Yun, no? So yun, umuusok na mga kapatid. Ayan. So ready to order na to. Usually mga kapatid, kapag binabanatan ko to, sa gilid lang ako madalas kapatid. Yan ang muna. Sa una lagi. Ito muna lagi ito. Yan yung sa dimple. Oo, dito muna tayo lagi nag ano. Yan. Medyo... Yan. Makikita nyo yung bugay ng steam eh, no? Mm-hmm. Talagang tumataas ang balayibo ng sombrero. Yes. Kumbag sa nakukuha yung kiliti. Mm-hmm. Actually guys, ulitin ko ulit. Ito ang style lang namin. Siguro mayroong mga iba pang mga style dyan na kung paano sa kanila. Uh-huh. Basta kung ano, importante rin, eh, mahulma mo talaga. Ito yung parang pinaka-easy yes way yes. Na paghulma. Actually, paghulma lang, mga kapatid, nakakalibang. So, to lang. Lalo na pag mahal mo yung sombrero mo. Yes, lalo pag, alam mo yun? Siyempre, magsisimba ka bukas. Kailangan sa gabi, inuulma mo na yan. Yan, ako. Ganun rin ba yung time mo? Ganun ba rin? Oo naman. Ano yan, titinan mo muna yan bago ako matulog. Bilang... Okay ba ito? Ano kayong suiting ko? Naka-ready na yan. Nag-isa lang ko nga muna. Kung may nag-plancha ka ng damit na bukas may lakad ka. Naalala mo, nag-plancha ka ng damit pag may lakad ka. Oo. Nung high school. Nalakala na yun, baya. Nakapubo pa yun, nakapubo pa. Ang hirap i-plancha nun. Yes. So yun mga kapatid, ganun na, paulit-ulit lang tayo hanggang sa... Kaya sa makita nyo na parang wala nang ka-ano-ano. Wala nang ano. Ayan oh, napakaganda naman yun. So pag nag-hulma, lalang tumataas ang presyo ng sobrelo. Oo, oh, syempre yung mga pa. Additional effort. Tapos, alam mo parang naging mukhang bago ulit. Kahit sa mga mall pari, yung mga damit doon, pina-plancha rin yun, ginagamit ko ng ganito. Ito. Diba? Para magbuhang ka-presentable. Siyempre, pa nabibenta kayo, kailangan presentable. Exactly. Huwag yung basta lang puta. Isa sa mga tip nga pala na nakuha ko yung kapatid pa, oh. Kapag ikaw ay nagbebenta nga pala, lalo na sa online selling, kailangan presentable ka. Presentable. Suot mo maganda para siyempre kaya-aya ka tingnan. Yes. Yun yung una kong aming tumatak sa isip ko yun. Hindi yung basta lang benta ka, hindi ganun. Kasi ano yun eh. Marketing strategy the same time eh. Kung ano ka. Magbe-base yan kung anong klaseng item yung binibenta mo. Kung alam mo yun, parang ganun eh. Parang kumbaga sana kung titingin ka nga naman sa pagkain kung malinis o hindi. Yun. Diba? Diba, ikaw ba naman, bibili ka ba ng pagkain noong nakita mo medyo madumi yung nagluluto? Siyempre parang hindi naman kahit masarap yung pagkain. Kung makita mo, madungis siya nagluluto. Diba? Tapos, kahit mo, hindi nagtagal ako. Oo. Oh. Mga ganun eh, no? Diba parang kahit masarap yung pagkain, parang medyo Atas ka. Atas ka. Ayan mga kapatid. So yun. So pagtapos na dito kapatid ng mga banat mong mga sumunod yan palawa, wala nang dimple ha? Usually kasi pari ginagawa ko dyan, pari binubuga ako ng... Binubuga mo na. Pari ikaw pari, paano ang style mong pagbuga? So para sa akin kasi syempre gusto ko si matuyo siya agad eh. Gusto ko nang gamitin agad. Like siguro mga 1 hour to yun agad. Mm-hmm. Mga basta lang mabalutan lang saglit ng isang usap pasada lang. Basta mapasada lang. Usually naman talaga. Pero kapag ka gusto ko ng matinding kunat naman, talagang babad talaga. Babad talaga. Mm-hmm. O yun, kapatid. Spray natin ito. Ito na. Nice pass, kapatid. Ano? Ngayon, spray natin kapatid. Excuse me lang sige. Okay. Okay. Yun. Usually ganun lang. Pa. Hindi naman talaga actually kailangan marami. Ito yung way ni kapatid Pao, syempre nakita ko siya, ito papasa ko ang basahan. Nice pass again kapatid. Usually ito pinupunasan ko siya. Yeah. Pinupunasan ko. Kasi usually kasi nag-iwan siya ng white mark eh. Oo, totoo yun. Pagka natuyo, pag nasobrahan ka nalagay. Yung tingin niya ito parang starch na tinatawag, mm-hmm. Di ba? Tama ba? Yes, so parang siyang puti-puti na. No? So ngayon ginagawa, pinupunasan ko. At? Yung pagmamahal. Yung tinatawag yes. Na helpless ng pagmamahal. At syempre, pagkatapos natin punasan na ganyan. Yeah. Actually, pati itong ilalim, ni-sprayan natin yan. Kailangan talaga yan. Yan. So, nasalim natin yan. Kasi dyan yung nabakat eh. Kaya kalimitan yes. Dyan yung nabakat eh. Pag ano, bumi-ilalim doon. So, ngayon, nakaganyan na mga kapatid. Iwanan natin ito na hanggang sa matuyo siya. Yan, overnight. Overnight. So, pagka gusto naman nilang gustong gamitin agad, itapat na nila talaga sa electric turbo, fan. Electric fan. Yeah. Minakamalakas talaga. Tutok mo sa electric fan. Yan, electric fan. Madali naman silang matuyo eh. Yes. Madali silang matuyo. So, papakita naman natin kapatid kung paano tayo mag-body ng brim. So, tanggalin muna natin si Yankees, babalik natin mamaya ito. So, meron tayong sombrero dito mga kapatid. Yan. Tatlong klaseng sombrero ang ating kinuha. Ayan. Iba't ibang klase. So, meron tayong goma. Uh-huh. Meron tayong... Baso. Tawag dito. Tasa. At meron tayong... Kamay na ginagamit sa panghilot ni kapatid Pao, yan. So kapatid,
Pakita mo paano magano'n ng ano, ng tawag dito sa goma. Sa goma naman, so actually, ginaganto ko lang din siya sa una. Okay. Diba? And then, parang pinaporma ko lang muna kung paano ko gustong mabody ng ano. And then, tapos noon, yun, inipitan ko lang ng goma. Mm-hmm. Pero no, normally naman, pagka ano, minsan iniiwan ko na pagkahulma ko na, pagkahulma ko ng ganun, nasa hulmahan siya, inilalagyan ko na rin. Tapos, ginaginto ko na lang mismo. Oo, oh, nasa hulmahan siya, nakaganyan na. Okay. Pero minsan naman, kapag yung parang trip ko mabilisan lang, kasi syempre, kukunti na yung hulmahan natin, iniiwan ko lang nakaganyan. Overnight. Overnight din, yan. Yun. Kasi so, flat brim ako, medyo flat brim medyo ako parang, ito na yung mga gintong ano ko, mga cross cap, padadahat. Nakakurba talaga ang ganyan. Nakakurba na talaga. Ganito, maghulma ng sa goma si Kapalit Bricks. So overnight, Kapalit, usually iwanan mo lang overnight. Ganyan. Make sure pantay yung ano nyo ha, yung goma nyo. Yun. Yan, para hindi ano. Pero yun nga lang, disadvantage nga pala dito sa may goma. Pag binugahan mo automatic, may baka. Nag-iiwan ng marga. Yun lang ang magiging disadvantage natin doon. Ito mga pa, try naman natin itong isang method na to. Meron tayong tasa rito. At itong sombrero. Usually, kalagay mo lang siya dito. Aha. Kailangan pantay din. Kailangan pantay mga kapatid. Yan. Pero yeah, ito, ginagamitin ito. Kinakailangan din ito ng overnight din. Overnight mga kapatid. So, bukas abangin nyo kung paano mo naman ito. Apartin natin yung final. Ano yan mamaya? Yan. So, yan. Lagyan natin. So, ganyan. So mayroon tayong pangalabang style ng pag method na pag curve. At ito makakit yung last kung paano o mag-curve sa kamay lang. Yeah. Paolo style. Paolo style. Yeah. Usually mga kapatid, pagka nagkukurba ako ng sombrero, inagantoo muna yan. Yan. Muna style. Pack, bali. Kabali mo muna. Pinalambot muna. Pinalambot ka muna. So lumambot na lang konti. Pabalit rin mong ganyan yan. Di ba? Ang bali ko lagi kapatid, dito nang gagaling sa gilid. Sa sipit-sipitan. Dito lang. Yan. Ito ang inaano ko. Minamasahe mo. Minamasahe ko. Dito sa gilid lang. Dito lang ako nagmamasahe sa gilid. Kasi ito naman sa kabila. Parang napaka talagang napaka-gentle ng pagkakamasahe mo dyan, ha? Talaga ito lang ang binabali ko dyan. Itong pinakakanto lang na to. Yan. So once na nabali mo na yan, dito ka na ngayon. Uh-huh. Nakikita mo na ngayon ang... Meron ng curve ng konti. May curve ng konti. Diba? Pero ang curve niya nanggagaling sa... Ilalim. Sa ilalim. So yan mga kapatid, yun yun. Ganun ang style kong mag, ano. Hanggang sa kung anong mas, kung gusto pang laliman yung curve, mas laliman, yung pabali mo, simula dito, papasok hanggang dito, kung hanggang saan mo gusto. Pero dito lang sa gilid talaga, itong part lang na to. Hindi naman parang padadating, di ba? Yes. Mataas, kung depende sa ano nga ng sukat ng ulo mo, di ba? Depende pa rin sa anong ano ng ulo mo yun eh. Pero sa dito lang talaga, more on dito lang ako nagmamasahe dyan. You know, so makikita niya yung fitting nito after nitong video na to. Kaya papakita niya kung paano niya isusuot itong curve niya. Yun, so alas parehasan din, pero ganun ako mag-curve. May mga style naman sila na hinahawakan dito, tapos pa ganun. Yun na, binabaling. Maraming ganun eh. Minsan, ganun din ako, pero diba? Nabalik niya sa akin eh, pero yung sa'yo hindi nabalik eh. No? Yun nga kapatid, siguro nabalik. Baka kasi dito talaga, binali mo na yung dito. Binali mo na. Hindi naman siya talaga actually bali. Hindi siya bali, pero parang ina lang, binugbog lang. So yun mga kapatid. Binambot lang. Yun ang tatlong klaseng method na ginagamit namin para nagkukurba ng sombrero. So mamaya balikan natin, pick-fit natin mamaya sa last part ng video, papakita natin yan. Mm-hmm. So tabi muna natin to. So mga kapatid, nakakuha kami ng isang ano, ang tawag rito? Mahirap explain yun Pero sabihin na lang natin na talagang vintage yan dati. Vintage na hulmahan pare. Hulmahan. So, subukan natin pare kung mag-work to. Tignan natin. Yan. Nakakabang gamitin at dahil parang ito yung ginamit pa talagang noong 19 mga century mga ganyan. Ito yung ginamit ng ano, ng World War II pa. Yan mga ganyan. Parang silya elektrika dati. Yes. So subukan natin mga samahan nyo kami pag-tripan tong bagong item natin na nakuha. Actually lumang item na to. Parang ang dati nito, parang ano pa ni, panahon pa ni Frankenstein ba yun? Yes mga kapatid. Okay. Eto na. Ginawa ito ni ano pare, impression ni pangalan ito? Einstein, di ba? Ni Dexter pare. Dexter pa dyan, si Dexter. Eto na mga kapatid. Eto na. Boom. Probable kong pagkakadali nito mga kapatid. So ito nyo yung mga kapatid. Ayan. 360 natin. So hulmahan ng sombrero mga kapatid. Pero hindi hulmahan ng hat na... Siguro ito yung mga pang-cowboy hat eh. Pang-cowboy. Pero yun nga, kumbag sa ano, pwede na rin.
Pwede na rin. Pwede na. Subukan natin kung mag-work pa. Gawa sa ano yata ito? Sa aluminum? Aluminum o alloy. Tapos kung makikita nyo, angat natin ganyan, ito yung loob niya. Kita ba, kapatid? Yan o. Ayun. Lero cobrador doon. Aha. Napakalupit. So, ito gagawin natin harap. Ito dito tayo. Harap. Yan. Kung makikita nyo, hindi pantay. Ha? Hindi merong, pantay. Merong parang pinakanoo, no? Yan. Yeah, uh-huh. Pinakanoo niya. Hindi ba ito yung back eh? Pero mas gusto kong gamitin ito sa, ano? Sa para sa dome dito. Oo, sa dome. Sa dome. So, syempre, hindi natin magagawa yan. Ang wala tayong... Yuping. Sombrero. Sombrero. So, meron tayong yuping sombrero dito. Na sports specialties. Size 7. Uh-huh, at yeah. Kailangan din natin gamitan ng... Kailangan din ng pot. Holder. Kapatid. Okay. Para tayo magbamasan na yes. Ito. Magbe-bake na ito. Syempre, kailangan din natin ng... Patigas. Mga kapatid. So yun! Napakita natin kung anong kakakalabasan nito. Papakita natin sa video na to okay. Kung paano hulmahin ni kapatid gamit ang silya. Silya ano na to? Silya hat? Ano? Silya, so, silya sa lakot. Ang silya sa lakot na ito. Yun ang mga kapatid ha. Tinurnan ko na. Yun ha. Pucha. Yun natin. Makatakot yan ha. Baka mamaya pag turnan mo yan, mo may lumabas na genie niya. Hindi eh oh. Mainit ba? Ay, hindi ah. Hindi pa. Ba? A few moments later. So yun mga kapatid, din natin kung mainit na to mga tol. Yun know. Din natin ha. Yun, usok na mga kapatid. Ito yun na may usok na yun. Ano kung pagkakadali nyo na. Usok na mga kapatid. So ngayon, nalagyan na natin itong sombrero dyan. Ganit na ang takor eh. Mainit na. Okay. Ayun. Ayun na. So ngayon habang mainit na siya, kailangan natin ng pot holder. Mga kapatid, lagyan natin yung pot holder. At kinakailangan ng haplos ng pagmamahal. Kailangan ng haplos ng pagmamahal mga kapatid. Ito yung napaka, parang hindi naman napakauna, pero ito yung pinaka, ilan sa old school na paraan yes. Na paghulma nung araw sa mga sombrero nila. Pero mas maganda rito, sprayan natin ang, yan. Para sa new spoilers. Kasi usually talaga ginagamit ito mga kapatid, habang nagpa-plancha ka. Oo. Yan talaga yung ini-spray. Yung ano nila, yun yung way nila. Oo. Uh-huh. Sige natin yan, umuusok oh. Yan, nagagalit na parang takari ah. Ito yun naman mga kapatid, umuusok mga kapatid ha. Walang halong camera trick yun ha. Huwag niyo pong gagayahin ito mga kapatid, makapakong professional na po ang gumagawa nito. Huwag niyo pong gagayahin ito mga kapatid. Kailangan ng patnubay na magulang yeah, sa mga bata na nanonood dyan. Patnubay na magulang kailangan. Mainit ito mga kapatid. Ang init na pare. Sobrang init niya. Mainit. Maramdaman ko persa yung usok ko. Baka masunog yung sombrero ha. Hindi naman siguro no. Siguro. Siguro mga mabilisan lang na ano. Mabilisan lang. Ah, mamay umapoy na ini. Maging paggatok. Maging paggatok na to, kapatid. Ha? So, yun, ha? Umapoy na yung umbrella dyan, eh. Ito yun naman, mga kapatid, ha? Swabing-swabi yung ano, walang kalukot-lukot, ha? Swabing-swabi. Walang pala sinabi ang new era dito, mga yung ano ginagamit ang new era dito. Umaraw, ha? Walang sinabi. Sinabi ang new era dito. Ito talaga tinatawag na may haplos ng pagmamahal, mga kapatid. Ito ang tinatawag ng new time machine. Yes. Kumbaga mga ito, itong parang itong tunay na masahe. Yeah. May happy ending mga kapatid. Yan ang ano, yun ang talagang binabalik-balikan. Babalik-balikan nyo. Babalik-balikan. Masahe ang tawag dyan mga kapatid. Special to. Special. Yan. Pasobra lang kayo na 300 na meron na kayong happy ano, ending. Happy ending. Papakita ko yung happy ending mamaya kapatid. Kung paano gagawin doon. Makakita nila ako ng happy ending. Silipin natin ha. Unang okay. Ano ha. Kung ano nangyari sa ulo ha. Nawala yung mga lukot. Nawala yung mga lukot niya. Ayan. Parang ito yung OG style ha. Kasi matulis yung dito ha. Sa harapan no? Oo. Di ba? Tumulis eh. Tingnan na ba natin? Tingnan natin. So, ito kasi hihilutin pa natin dyan eh. Ayan o. Dali na. Pasok na. Pasok na rin. Pasok na. Bakit sa ano talaga kasi nung araw na yun. Wala pa mga... New school na, hulmahan. School, ito yung hulmahan. Pero pasok na siya saan to? Pasok na sa hulmahan. Oo. Di ba? Kasi mano pa siya yun. Mainit-init pa. Pwede na. Pwede yeah. Na. Pwede na. Magsan na yung sombrero ni Dr. Jerry. Pasok dati. Pasok na. Araw na yun. So, pakita natin yung mga na-curve dating kanina mga. Pero usually guys, dapat overnight to mga kapatid. Uh-huh. Overnight dapat. Pero tingin natin kung ano nangyari dito ha. Sa ano na to. Sa sombrero na to. Boom. So yun mga kapatid. Pwede na. Tumulis, ano? Tumulis. So, at suwasotin natin ngayon kung anong itsura. Tumulis. Tumulis. Itong goma.
Ito yung sa akin, mga kapatid. So, ngayon, sukatin natin doon. Yan. So, yung mga kapatid, ito yung sa tasa. Sukatin natin sa tasa. Doon yung tsura sa ulo. Ano? Matindi rin ang matindi ang tasa. Matindi ang tasa, mga kapatid. Itong gilid. Ayan. Matindi ang tasa. Okay. Ito ang bagsakan sa goma. Actually, pwede nyo pang liliman yung goma. Tapos, bisan doblehin nyo kung anong gusto nyo rin curve. Pero usually, yun yung mga instrument na ginagamit para magkurba nga ng sombrero. Ayan. You know? Diba? Yes. Mga simpleng-simple. Ayan talaga yung PTD Breeze. Ito, ito naman yung sa aking... Tamang papatong lang. Sa aking tao rito? Masahe? Masahe. Asa na pala yung New York Yankees natin? Sana? Tingnan natin. Tingnan natin kung kinalabasan. Teng, teng. Teng, teng. Again, ating sponsor si... Estoni, mga kapatid, naman yung kalimutan. So, ito na yung hulma. Nang? Grabe, natuyo agad, ha? Diba? Ibigay mo ng mga pa 360 yan. 360? Hulmang, Ito ang hulma. Ang hulmahan ni? Estoni. Estoni, mga kapatid, yan. So, yun, mga kapatid, sana nag-enjoy kayo ngayong episode namin na to. So, ito yung way nga namin na paano kami maghulma. At ito, ma-practicing ko pa to. Perfectin natin ng pag-aroon itong gadget ito. Baka... Sa susunod ay may lumalabas sa reviews dyan. Pwede mong gamitin yun sa cowboy mo. Cowboy, pwede natin gamitin yan. So, at least, di ba? Tsaka antique na siya. Para ang ganda pang display. Aha, exactly. Yun yung magandang nangyari dyan sa hulma niya. Pwede mo bruto ng bake? Bigyan mo ng yung kwento niyan. Bigyan mo ng konting wala yung kwento niyan. Baka makita tayo sa ano, pari. Huwag na wala. Huwag na wala. Maganda yung kwento nyo. Hindi kasi, ito yung kwento natin. Kasi nung dumating to, sira mga kapatid. Sira to nung dumating. Kaya minessage ko yung may-ari. Sabi ko, Ma'am, hindi ko magana, sira. Sabi sa akin, inoperan ako, sabi sa akin, suburipan kita. Tapos, sa amount na binigay sa akin, sabi ko, ako nagbigay ng presyo. Sabi ko, hindi, refund. Sabi ko, refund ko, pwede kong bilhin ng ganito presyo. So, basically, parang libre na rin. Oh, ito, parang binayara ko na shipping. Ito nga pala, mga kapatid, hindi tatanong, pwede pala ito parang lutuan ng Korean barbecue. Yan. Lagyan mo rito yung mga karne, beef. Di ba? Pwede eh. Pwede, may lagyan mo ng bacon. Papatong mo lang, no? Pwede, pwede to. Napakadaming purpose pala. Madaming purpose, mga kapatid. Madami. Pwede kang magano dyan, magluto ng itlog. Yan. Galing, init pa rin. Tsaka tumatagal yung init niya, ha? Kanina pa, kanina pa nakuhugot siya, eh. Ang ano lang dito, wala siyang ano pare, wala siyang kontrola ng temperature. Wala eh, no? So, kailangan ito, mano-mano, kailangan, ano? Check mo lagi. Oo, ang tawag ng tansyahan. Tansyahan. Kailangan, pag medyo pa init na, tanggalin mo na. Tanggalin na. Baka masunog yung sombrero. Mamaya, pwede, umakapoy na pala. Yes. Lagi si Hellboy pa. Yun ang ano dyan, disadvantage itong ano na to. Pero, at least subukan natin, dito pa rin ako sa original na ginagamit natin. Dyan mo malalaman kapatid na yung pag-upgrade ng tao. Yun, di ba? Exactly. Nakakatawa, exactly. Nakakatawa. Dyan simula yung, kaya nagkakaroon ng improvement. I-improve yun eh. Parang ano, dati cellphone. Para cellphone. Dati, hindi pa colored pa hanggang sa... Walang camera. Camera. Ngayon hanggang... So dito malamang dito nang galing yung new ano lang konsepto ng new era ko. Mare, mare. Yung pasingaw-singaw na init-init na yun. Reblocking machine ang tawag yata doon. Reblocking. Reblocking machine. So ayun mga kapatid, malamang dito nang galing yung konsepto ng sa new era. Sa klase na nauna to. Nauna to. Nauna tong hulma na to. Ito malamang sa malamang mga kapatid. Eh siguro mga dati pagkaano magpahulma. Baka dati may ganun din, no? Meron yung mga uso dati. May isip nila yun na baka yung talaga may mga hilig sa ato. Ito, pulmahan, bigyan mo ng $1. Yes. So sana nag-enjoy kayo sa episode na to, mga kapatid. Abangan nyo yung mga susunod na episodes namin, mga tol. At sana supportahan nyo kami. Mag-subscribe kayo sa channel na to. Ako nga pala si Paolo Cordova ng Team LA to Manila Bay. Briggs Parunga, Cavite, hombre. Peace out, mga kapatid. Yeah. Boy kayo lahat. Boo!